against talaga kami sa pagpapatayo ng nuclear power plant kasi yung masamang epekto nito sa tao. Kasi ang buhay ng tao, minsan lang yan. Dapat natin ingatan. Tsaka alam nyo ba na isang hit lang yung ano ng nuclear power plant, 3,400 ang mamamatay immediately at saka 43,000 ang sugatan. Tapos, pamamahay. Yung ano, so ko lang i-point out yung nuclear power plant. Kung kayo may nagsabi kayo na meron yung pollution, yung sinabi ni Chrisel, mas malala yung pollution na may bibigay ng nuclear power plant. Hindi lang sa thermal pollution, meron din water pollution, meron din land pollution, and meron din air pollution. Kasi po, yun lang. So, mahirap kasi ayusin yung waste. I mean, yung iba, sabi nila, yung iba kasi, yung ibang bansa, para daw ma-dispose yung waste ng nuclear power plant nila, binabaon nila sa malalim na lupa. Pero hindi ka ba naisip na baka makontaminate yung water? Di ba nasa malalim din na lupa yung water natin? Doon nakukuha yung mga water something natin sa ilalim ng lupa. Kung doon ibabaon yung waste ng nuclear power plant, we would think that those waters would not be contaminated. At saka kung titigan din natin, kaya kami against, kasi una sa lahat, nung na-Yolanda nga tayo, hindi natin ginaya masyado. Kailangan pa natin ang tulong ng ibang tao. Bagyo yun. Naisip nyo ba, paano pag nangyari sa atin sa Chernobyl? That's worse than Yolanda. Kasi it's the third degree. Worst, not worst. So yun. Kung magkakaroon man ng disaster lang katulad ng Chernobyl at kung napatupad nga yung gusto nyo i-open again yung nuclear power plant, yung pag-asenso natin, mas mahihinto. Kasi yun na, parang hindi lang tao eh. Pag may nangyari kasi hindi maganda doon, lahat tayo apektado at saka hindi pa natin kayang i-handle yun. Hindi tayo kagaya ng ibang bansa. Hindi tayo kagaya ng Nagasaki, ng Japan, yun, basta yun. Basta, as of now, habang alam pa natin di pa tayo develop, let's be contented as of what we have now. Tapos, kung magagawa man tayo ng alternate ways, huwag yung alam natin pag may nangyaring masama, mas magdudulog ng pagbagsak ng bansa na. Thank you. Now, before we proceed to our judges' opinions, we want to hear the pulse of our Maglang people. All you have to do is to raise your hand, right hand. This one's for the pros and this one's for the anti. 1, 2, 3, go! Okay. Now, let's hear... Huh? 1 minute. One minute deliberation for our judges. Pwede na kayo magmurahan. Ano ba yun? Again, our first judge is the daughter of our guidance teacher. Our second judge is the most valuable player of the last season, you know. Twitter. Yes. Mapalo pa
Ayun, nag-sorry ako. And then, sabi ko sa kanya, pasensya na. Sabi ko sa kanya, ano, nag-tweet ako na maging stable muna yung emotions niya bago ako mag-explain. Tapos sabi niya, sige, stable na emotion ko, mag-explain ka yun. Sabi niya sa akin, tapos sabi ko, sabi niya, sige, sabi mo na. Eh, ang bago ko lang mag-reply kasi nga gumagawa ko ng reflection sa values. Medyo ko lang. Tapos ano, sabi ko, kaya tinanong ko lang naman kung grad school o grad school ako. Tapos sabi niya, hindi, may pinupoint ka dun eh. Sabi ko, wala akong pinupoint dun kasi may nakita din akong status na grad school yung tinight niya. Tapos sabi niya, ah, okay. Tapos sabi ko, pasensya na kay Kiara. Tapos sabi niya, dapat daw hindi nadamay si Kiara na tinanggal natin siya sa Freedom Hall. Tapos sabi ko, sorry na lang. Sabi niya, sige, okay na. Yun na rin. As you can see, we're finally... Share naman! Kasi daw concern ko sa kaibigan niya. Silence, guys! They're here na. Who's your representative? Sa tayo, yung representative namin si Andrea, but... Yeah, speaker namin. Mommy, Chrissy. Thank you.
brunch na ano yung nakalista dito. Isa-isa lahat. Okay? So, kaya walang nakaligtas ng mga puntos na bawal ng side. Okay? Yung brunch na ano yung lahat nandito nakalista. So, wala akong nakitang... actually, yung score is 10 out 10 and 11. So, hindi ko nasasabihin kung sino yung 10, sino yung 11. Share! Okay, so bawal nila na mga nagsalita, nakalista ko sino yung mas maraming punto na nagustuhan ko yung mga ideas, nakalista lahat. So, alam ko sino yung mga bibigyan ko ng mga... Ang maganda kasi sa pro, meron kayong data na sinasabi. Diba? Pero, pag ang antay naman, magaling silang dumipensa ng dumipensa. Yun ang nagustuhan ko din sa dalawang grupo na yun. So kayo, okay kayo. Kasi kayong depensa yung mga sarili nyo kasi may mga data kayo. Kasi ang importante sa pagdidepensa, lagi kang may data, may pinapakita kang katotohanan na ito talaga yung totoong, ito talaga yung totoong realidad. Kasi sa antay, wala silang ganung data na pinapakita sa inyo. Kasi yun na meron. Kaya na magaling silang, mas magaling silang dumipensa. Or sa pinatulong pag-isip, magsalita or depensa yung mga kalitang mga issue na pinag-uusapan. So sa inyo, okay din. Correct, okay din. So pero ang sabi ko nga, yung binasihan ko per, ano talaga, per depensa talaga ng bawat share. So ang score is 10 and 11. Thank you, John! Sa mga sa judges, ang kanila ay antay, sa akin din ay antay. Yes! At maganda ang antay. Hindi ganun yun, ha? Hindi ganun yun. Kaya lang, binasihan doon yung mga punto ng bawat isa. Okay? So, kung hindi man nyo napagtagumpayan na mal-depensa ang sarili nyo, marami pang panahon para maisipan nyo kung ano pa yung pwede nyo may bigay ng mga idea para mapanindigan nyo na tamang gamitin pa at i-restore ang nuclear power plant sa Bataan. Naintindihan? Okay lang, bukas makita kita tayo para sa panibagong recitation!